balita, kwento, at chismis. Nandito kami ngayon para i-deliver ang aming top 5! Hello guys, this is Uzi. And my name is Sero. For today's top 5, pag-uusapan natin ang mga paborito nating kaibigan sa labas. Kilala mo ba kung sino kaibigan natin sa labas? Kilalang kilala ko! Sino sila? Ang mga Marites! Tada! What? So, for today's topic, meron tayong top 5 na pag-uusapan tungkol sa mga Marites. At kilala naman natin, ang dami nating mga kilalang Marites na nandyan sa paligid natin at normally nasa labas-labas na ating mga bahay. Pero alam nyo ba kung anong mga pinag-uusapan nila? Yan ang ating tutunghayan. Alright, so pag-uusapan natin ngayon ang ating mga paboritong kaibigan sa labas. Okay, hindi natin alam kung kaibigan ba natin sila o matuturing natin kaaway. Pero wala tayong pakialam dahil ngayon, ang pag-uusapan natin ngayon ay kung ano ba ang pinag-uusapan nila. Ating tunghayan sa ating top 5! Ang ating top 5. Ano nga bang iniisip ng mga Marites kapag ang isang matabang lalaki ay biglang pumayat? Sila ay adik! Totoo ba yun, my friend? Alam mo, marami na akong na-experience na ganyan na kapag nakita ng isang Marites ang isang lalaki na biglang nangayayat or kahit naman talaga natural siyang payat, di ba? Pag siya'y dumadaan dyan, iniisip na siguro nag-a-addict itong tao. Siguro itong taong to gumagamit ng pinagbabawal na gamot, kaya ganyan kapayat yan. Ah, kaya pala. E di nung payat ka, ganun din iniisip nila. Oh my God. Tama yun. Okay. Tutuhanan mo nga, paano naman naging adik pagpayat, adik agad? Ewan ko dito sa mga Marites na to. Kaya kayong mga Marites, huwag kayong judgmental masyado. Hindi porket payat ang isang lalaki, eh, nag-a-addict agad. Pwede namang kulang sa nutrisyon. Hindi, pwede. Walang mambili ng pagkain. Or pwede namang talagang payat lang talaga. Okay, marami tayong kilalang mga kaibigan talagang payat. Okay, so, huwag natin isipin na ang isang lalaking payat or let's say isang babae na payat ay agad na isang adik. Tandaan nyo. Oo nga. Yung kaibigan ko nga, siba-sibang, payat-payat eh. Tandaan nyo, itong katabi ko. Hindi natin ito masasabi kung adik to. Ay! Kaya wag natin agad bigyan ng kaisipan ng isang payat na tao ay nag-a-addict. Hindi nyo alam, baka runner lang yan. Okay, baka sinishare niya lang, pero hindi naman talaga siya gumagamit. Oh, paano nyo naman nag-deliver? So let's proceed na sa ating next topic. Ito ang ating top 4! Four! My cousin, 4 pala! 4! 4! Okay. So ito sa nakuha ng ating source. Okay. Nakakita na ba kayo ng isang babae na biglang sumaba? Or bago bago yung shape ng katawan? Oo naman, madami. Diyan nga sa kapitbahay meron. Ay, sorry, hindi ako Marites. Nakita ko lang. Okay, ano sa tingin nyo ang iniisip ng isang Marites kapag nakakita sila? O kapag dumaan sa harapan nila ang isang babae na biglang sumaba? Tinitingnan ko agad yung balakang. Tinitingnan ko yung balakang. Tapos? Eh kasi, baka... Baka ano? Baka buntis! Baka buntis. Nagdududa na ako sa'yo. Baka kasama ko sa mga Marites. Oh my God, Mike! Uzi! Hindi! Okay, so isa sa mga napapansin ng mga Marites is kapag dumadaan or pag may nakita silang babae na biglang excuse me po! Biglang nagbago ang pangangatawan, eh, akala nila agad buntis. Okay, ba't naman kayo ganun? Eh, kasi,
Ikaw ba naman? Ang ganda-ganda ng katawan, ang sex-sexy, tas duman sa'yo, bigla lumaki yung balakang, tas nagkaroon ng ganito, tas lumaki yung pisngi, eto buntis nga! Bakit? Tas kumakain ba ng mangga? Buntis ba agad? Hindi ba natin pwedeng sabihin na baka naman katulad nung reverse version ng payat, baka naman nasobrahan sa nutrisyon. Nasobrahan sa nutrisyon? Ayaw nga, sasabihin ko ang mga kaibigan ko maliniisip nila. O baka naman talagang malakas na kumain kaya bigla nagbago yung katawan. Okay, paano ba natin masasabing buntis ang isang babae? Okay, hindi naman dito sa pagtaba, diba? Ewan ko ba sa mga tao bakit pag nakakakita sila ng biglang tumaba buntis agad ang iniisip nila. Dahil tumaba ka, buntis ka din? Kaya ulo, babae ang pinag-uusapan natin. Ay, okay, kaya kayong mga marites, kapag may dumaan sa inyo na babae na biglang tumaba, huwag niyo mapag-isipan ang buntis agad, okay? Hanapan niyo muna, i-confirm niyo muna kung may jowa. Okay? Kasi baka naman iniisip niyo buntis wala na pa pala ng jowa. Bakit di pwede mabuntis pa ba ng jowa? O, paano ka mabubuntis nang wala kang jowa? Mali mo, di sila mag-jowa! Bad, bad influence ka. Okay? So... Ay! Huwag tayong judgmental. Itong mga marites talaga natin, mga masyadong judgmental ito. Pag-uusapan lang natin binibigyan natin agad ng masamang... Masamang impresyon. Masamang iniisip? Masamang iniisip. Okay, so wag ganun. Masama yun. Okay? Okay. Hindi ko makita o sino. So dito na tayo sa ating next topic, ang ating top 3! Yes, Usi. Sabi sa top 3 ayon sa ating source, ano ang iniisip ng mga marites kapag ginagabi at umaga ka nang umuwi? O sila pala umuwi? Ayun o, yun ba yung topic bahay mo ginagabi? Kaya umaga. Pag ginagabi, ano pa pag ginagabi? Alas 12 ng gabi? Ginagabi, mga ano yan, mga alas 10 o mga alas 12 hanggang pamadaling araw. Okay? Oh. So, isang setup niyan, mga napagayon sa makatambay sa may kanto at biglang dumating o biglang umuwi ang mister o ang misis. Okay? So, bakit nga ba? Huwag nga ba sila may isip ng ganun? Pwede na lang. Eh kasi kagabi, yung kapitbay natin gabi nang gabi na dyan umuwi. Umuwi ka kong soft drinks dun sa tindahan. Alam mo ba? Ang dami pang bit ng grocery. O ano iniisip mo doon? Alam ko kung ano iniisip ng mga marites. Siguro mainit. Baka maadinig tayo. Okay, so bakit iniisip ng mga marites na may kapit ang isang lalaki or babae na umuwi ng ating kape? Okay? Aba, hindi ako marites. Tanong sa kanila. Hindi natin talaga alam takbo ng utak ng mga marites. Pero again, sasabihin ko sa inyo, hindi dapat ganon ang iniisip natin. Okay? Sa panahon ngayon, ang daming... Bakit consented? Ayun ang sasabihin ko. Ang daming trabaho na maaaring ang shift nila ay ganung oras. O, hindi natin masasabi dahil ang marites naman ay full-time shifter yung mga yan. Okay, so wala pinipiring oras yan. Mapaumaga o mapahating gabi or madaling araw. Okay. Kahit tulog yan, meron yung antena na nakakasagap ng mga balita. Okay? So now, ba't nila nasasabi ang ito may kabit? Okay? So dahil wala silang mapag-usapan. Okay, wala silang mapagkwentuhan. Kaya gagawa na lang nila ng mga istorya yan. Okay? So, again, hindi natin masasabi na may kabit ang isang tao kapag ito yung umuwi ng ating gabi or madaling araw. Okay? Sa panahon ngayon, ang daming trabaho na gano'n ang oras. Kaya ang iniisip nyo, wag gano'n. Masama yun. Hindi ako maritis ha. Narinig ko lang talaga dun Narinig ko lang sabi. Okay. So, let's move on. Okay? So, let's proceed to our second pick ng ating top 2!
na pala. Ano sabi diyan? Sabi ng source ay iba-iba ang nag-aakin pa uwi. Alam ko na ito eh. But, ba't mo sa ulo mo? Na-experience mo na ba yun? Hindi ko siya na-experience. O, pina-experience mo na ba yun? Okay. So, ganito ang senaryo. May isang babae na umuwi ng gabi, pero iba-iba ang nagkakatid sa kanya. Ah. Okay? So, nakikita ng marites sa kanto, nagtataka bakit iba-iba ang naghahatid sa kanya. Anong iniisip ng marites na yan? Naamalandi. Malandi agad ang babae? Mali! Bakit mali? Bakit natin sasabihin malandi agad ang isang babae porkit iba-iba ang naghahatid sa kanya? Oo nga naman, mali mo, tito niya, o kaya pinsan niya, o kaya kapatid niya, hindi lang sila magkakamuka, di ba? Ikaw? May isang bagay na namimiss, i-check ang marites. Hindi na tinitignan yung sukot na naghahatid. Baka naman ang tasto or joyride na. May pambili lang ng helmet. Kaya hindi ko label na yung helmet. May ganyan na experience ako nabasa before na nagtataka daw yung marites bakit iba-iba yung nagkahatid sa kanyang sasakyan. Okay. So, gabi-gabi umuwi yung babae. Wow, marami. Iba-iba ang nagkahatid sa kanyang sasakyan without knowing na mayaman pala? No. Ano? Kiraba, nagkahatid yung babae. Marami yung pang-grab. Oo, di malaki yung sahod. May pang-grab. Okay, so yun natural. Iba't ibang sasakyan ang maghahatid talaga sa babae at sa tahanan. Pero ang iniisip agad ng mga marites na yan, malandi ang babae dahil iba-iba naghahatid sa kanya. Which is, wrong. Okay? Huwag na huwag natin niya gawin yan. May advice sa kanila. Mag-grab na din sila. Ay, may iba na naghahatid sa kanila. Hindi. Next time, isend na lang nila ang screenshot ng sinakyan ng sasakyan doon sa mga marites para lagi sila updated. Diba? Updated! Di ka na mauli! Yan ang solusyon dyan. Yes! Okay, so let's move on! Ito, top 1. Ito ang talagang nag-top sa ating survey. Okay. Pati sa TikTok! Ito ang mga madalas pag-usapan at talagang namang nakakapagtaka kung bakit ganun agad ang naisip ng mga marites. So tara, pag-usapan na natin ang ating Top 1! Hulan mo yun, ang top 1? Ang top 1 natin, ang nandito ay salaminta na usin. Biglang umasenso. Ang babae. Baka masipag. Maaari. Pero ang mga marites, hindi ganyan mag-isip yan. Bakit? Ano ba ang nasa isip ng mga marites? May mga bumubuyo dyan. Sabi niya, nakapangasawa ng foreigner! Anin ba lang? Ano yun sa TikTok? Mga inggitero, tinggitera! Tapos may nakitang matangka dun. Maputi. May kotse. May panlibre sa airport. Yan ang mga madalas isipin ng marites kapag may biglang umasenso ng babae. Pero ulitin ko sa inyo. Mali. Hindi natin agad maaaring sabihin na nagkaroon ng asawang foreigner o baka naman nanalo sa loto ang isang babae. Okay, diba? Or isang kahit na lalaki na biglang umasenso. Okay. Baka naman nagtinda ng ano? Nagtinda ng brutas, tapos mo discard it, tapos nagunanin-unanin araw-araw, o yung maman, yung walang napapansin. Maaari. Pero, alam mo ba, kahit ng mga marites kung bakit sila nag-iisip ng mga ganun, gusto nila makihati. Hindi naman sila nag-text! Bibigyan naman natin sila eh! May mga ganyang marites na iniisip nila, nakapangasawa na ng mayaman, balato ka naman dyan. Nakasawa ng foreigner, balato ka naman dyan. Ano, nanalo sa loto? Ganyan ang tingin nila sa mga foreigner eh. Kapag may napangasawang foreigner ng isang Pinoy, ay, joke or daddy. Naalala mo yung phrase na
isang Pilipina na naman ang umahon sa kahirapan. Ay, masyado niyo na-discriminate. Books na lang ah. Tama ka na! Okay, so mga Marites, sinasabing sa inyo, huwag naman kayong ganyan, okay? Alam natin na mahirap ang buhay sa Pilipinas. Kaya pat ang isang ang pagyaman dito ay talaga naman challenging. Okay? Pero marami din namang mga Pinoy ang talaga nagsisikap sa buhay para makuha nila ang mga gusto nila nang hindi nyo nalalaman. Meron kasi mga tao na talagang open pagdating sa pag-asenso nila. Like, nakikita nyo, nagkakaroon sila ng mga business. Nakikita nyo, nagiging masipag talaga sa trabaho nila. Pero din namang mga tao, tatahimik lang. Private silang gumagawa ng mga bagay na ika-aka-asenso nila. Kaya huwag kayong judgmental. Hindi lahat pumapatol sa foreigner. By the way, hanapan nyo ng foreigner to. Kailangan na niya. Ay, pag ganito ba, dinadyosya din yung mga Marites? Kasi Marites din tayo. At yan ang ating top 5 video for today. Alright, so napag-usapan na natin ang mga iniisip ng Marites sa ating mga kapwa. At sa mga susunod na video, meron bibigay kami ng mga top 5 dahil kami mahilig makibalita. Kuwento at chismis! Alright? Okay, so kayong mga Marites kayo, tandaan nyo na laging may nakatitig sa inyo dahil hindi namin kayo. Uzi Zero! Uzi Zero! Blah!